Ang ganda-ganda na ng mukha. Ayan, di ba? Nagmukha ko lalong Korean. I just wanna be happy, happy. Welcome back to my channel! So, ang video natin today ay about Ever Bilena Makeup Products. Kaka-moisturize ko lang ng mukha. Actually, maganda daw kasi mag-moisturize ka muna ng mukha bago ka mag-makeup. Kasi, pag nag-moisturize ka nga naman, alam mo yun yung mga dry skin mo. Kasi ako, minsan pag nag-makeup ako, namumuo yung makeup. So, sabi maganda rin daw, mag-moisturize muna. Parang skincare ka muna bago mag-makeup. O, diba? So, ginamit ko si Bioten yan. Favorite ko itong Bioten na to eh. So, itong Bioten product muna yung ginamit ko ngayon bago ko mag-start mag-makeup. So, nakapaglagay na ako. Yan na siya. So, wala tayong ka-makeup-makeup. So, yun yung parang skincare pa lang yung ginamit ko. So, mag-i-start tayo ngayon. Siyempre, di ba, bago ka nga naman daw mag-makeup. By the way, ito pa lang si Ever Bilena. Ito yung mga affordable product. So, made in the Philippines siya, mga local products. So, syempre tayo, support tayo sa mga local products. Although ito, first time kong itatry si Ever Bilena. As in yung set na siya. Itong foundation, first time ko to. Itong BB powder na, itong compact. Yan. So, mga first time kong gagamitin itong mga to. Alam ko dati kasi, di ba hindi pa naman naglabasa ng mga mamahaling makeup or yung mga, alam mo yan, ang dami na kasi talaga naglabasa ng makeup. Although, alam ko dati, nagamit ko na rin naman itong Ever Bilena way back college pa yata. So, syempre ngayon, mas nag-improve na sila, mas marami na yung nilabas nila, di ba? Una natin ilalagay is yung makeup foundation. May UV na to, UVA, UVB protection. So, di ba maganda daw yun sa mga sunlight, gano'n, sa sunlight. O tama, yung mga sa araw, di ba, pagbabad ka. So, yung mga UV yun, di ba, yung iba UV sunscreen. Ibig sabihin nito, para may protection ka na sa sun. So, ito yung natural na foundation. Ang magaganda rin kasi sa foundation, yan yung magpapalong last ng makeup mo. Kumbaga, tatanggalin na yung mga tinatago mo sa mukha. Ito na, may makeup brush na tayo. Yan! So, sealed pa siya pala. So, ngayon, bubuksan ko muna siya. So, ito yung may mga protection sa sun, mga UV. Marami naman daw colors itong si Ever Bilena na foundation. Yung oriental nila, yun yung parang medyo sa darker na. Dito tayo kay natural, tatry natin. Kasi pwede naman daw to sa mga white skin, o, diba? Ay, ito lang. Parang iba yung kulay ng aking foundation brush. Ay, dami na pa lang dumabas yan. So, yan, yung mga foundation, yan daw yung magtatago ng mga tinatago natin. Sa mga pimple marks, scars, acne, or kung ano ba yung mga pwede natin itago, itatago ng mga foundation. Foundation. Pwede kayong gumamit ha. Pwede naman mga brush, pwede mga sponge, or kahit ang mga gusto nyo gamitin. Pwede naman. Ayan. So, ang kinaganda na hindi namumuo sa skin. Kasi siguro nga dahil nag-moisturize muna ako. Siguro maganda nga muna mag-apply muna tayo ng ganun. Kasi ito rin daw yung pag-even ng mga skin tone. Ayusin muna natin hanggang sa pumantay na siya. Kasi, syempre dapat buong mukha, meron. Yan, hindi pa naman siya sobrang puti, di ba? Pero ang ganda niya. Ito yung mga shine-free na liquid makeup. Sabi dito kasi, smooth finish na yung kalalabasan nito. Even coverage, help your skin moisturize. Parang nilagyan na rin nila na parang moisturizer pala ito. Ayan na! Pinantay niya na yung kulay. Gumanda na siya. So, ito daw yung mga liquid foundation na magla-last long sa'yo. So, kung nga, yung parang hindi mo na kailangan mag-retouch the whole day. Ito yung finished product sa akin nung Ever Bilena na liquid foundation. Ayan, diba? Ang ganda-ganda na ng mukha ko. Parang ano, nagmukha ko lalong Korean, o, diba? Siyempre, pag nagamit niyo yung foundation, gagamit kayo ng compact powder para tumagal lalo yung makeup. Para hindi ka mag-oily skin, with vitamin C pa to. Kasi ito yung whitening nila, yan. So, ito yung shade ko. Ano shade to? Matte Natural din, yan.
O, diba? So, itetesting natin siya. May kasama siya, oh. Ito na yung mga improved nila eh, na powder na with flawless whitening, compact, with vitamin C ito. Ito yung mga ano din, yung mga nagtatago ng mga dark spots sa mukha mo, so tatakpan niya. Tsaka yung mga uneven skin tone, o diba? So, tignan niya natin. Ito, i-apply ko yung powder. So, perfect combination pala ito, yung isang advanced na shine-free makeup foundation, tsaka itong BB flawless compact. Yan. Tapos whitening pa yan. Smooth finish nga talaga siya. Kasi wala siyang namumuo. Parang kaya niyang takpan yung mga dapat takpan niya. So, totoo nga siya. Ako na yung nagpapatunay. Siyempre, hindi naman perfect ang mga skin natin. May mga itatago-itatago tayo dyan, di ba? Ayan! So, ito na yung powder. Yan. Yan ang powder finish. Diba? Sobrang ano niya. Smooth finish nga talaga siya. And so next, dun tayo uli sa Kilay Go. So ito yung Brow Define Waterproof Browmatic Liner. So may kasama siyang sharpener sa shade ng Slate. So bubuksan natin siya ngayon. So ito, itatry natin magkilay gamit ito. Sabi ko nga sa inyo, ang weakness natin ay kilay-kilay, Kilay Goals. Nasa kaya yung sharpener? Which sharpener daw ito? Ayun! So, nandito siya sa ilalim. So, ito yung sharpener niya. Ang cute, oh. So, pag nagtasa ka nga naman, ito. Ayan siya, diba? So, tatasahan mo. Ah, nga! Ayan, nagtatasa na siya, oh. Ayan. So, yun ang pantasa niya. Tatasahan muna natin para hindi matali. Cute ng pantasa niya, oh. O, diba? Built-in sharpener. So, dito lang siya sa ilalim. Siyempre, lilinyahan muna natin yan, yung kilay. Mabilis siyang ma-apply din. Konting buhit lang yan, ha? Konti pa lang. Sandaling mag-drawing. Kasi syempre ako kasi bago mag-kilay, nag-drawing muna ako ng mga line. Like sa inyo, hirap talaga gumawa ng kilay. Pinaka-weakness ko yung kilay, eh. Ganda rin ang kulay na, oh. Pwede siya sa black hair, tsaka brown hair din. Gagamitan natin siya uli ng brush. Kakalat natin siya. Wow! Ang ganda rin na. Dali lang na i-apply. O, diba? Ayusin lang natin ng konti. Pakonti-konti. Pwede mo naman lagyan ng inner tapos gagamitan mo na lang na brush para ma-feel yung mga blank. Katulad ng akin, kilay ko na mukhang blank. Kasi wala naman ako masyadong kilay. So ayan, lalagyan, feel muna natin ang loob. Gusto ko rin ng shade na kasi yun nga, maganda siya. Pwede sa black hair, pwede sa brown hair. Tama nga yung sabi ni ate, maganda daw yung straight na color. Kasi para lang siyang chestnut, may parang light brown. Ayan, yung kilay natin. Maganda-ganda ngayon ang gawa ko. Tsaka madali lang siya, parang mas mabilis ko rin siyang na-apply. So, pantay ba? Yan na naman tayo. Hindi ko alam kung nagpantay na naman siya. Ayan. So, natapos ko na yung kilay ko. Yan ang kilay natin. So, hindi na siya uli mukhang kalbo. Kilay na siya uli. Ang matatawa. So, next natin, ito yung mga gusto nating part. Although, hindi naman ako kagalingan talaga sa pagme-makeup. Maglagay muna tayong blush on. Wala yata akong blush on ng Ever Bilena. So, mukhang ibang blush on muna yung gagamitin natin. So, lalagay muna ako ng blush on. Lola! Diba? Meron akong blush on. Konti lang nilagay ko para hindi masyadong mukhang makapalan. So, ito yung gusto nating part. Pag co-contour. Shade and light palette. Yeah. Itong sa taas yung pang-highlight. Sorry. Hindi mapang-highlight, syempre. Yeah. Ito yung mga pang-contour. So, itatry natin. Testing din natin yan. Yeah. Meron ako dito mga pang-contour brush. Napakadaming brush. Sa dami, hindi na natin alam kung ano yung mga gagamitin natin. Sa dami. Napakadami talagang makeup brushes. Alam niyo yung contouring, di ba? Ay! Yan, yung mga contour. Di ba nilalagyan natin sa contouring yung mga cheekbone, jawline. So, side ng mga nose bridge. Pangat ko naman magpatangos ng ilong. So, di ba? So, medyo maganda-ganda na siya. Ganda kasi pag mga contour, pampapayat. Kung gusto natin magpapayat, beshi, contour tayo. Siyempre, sa ilong. Kinocontour din natin ang ilong, pampatangos eh, di ba? Payat ko ng tignan. Salamat sa contour. Hindi pa tayo ganun kagalingan mag-contour-contour. Kasi yung alam ko lang, cheekbone, jawline, tapos sa ilong, para tumangot. Kaso kasi ang contour, hindi ko masyado nagagamit. Kasi
syempre, di ba, pag mga ano lang yan eh, meron ng mga kasalian ng mga pageant, o kaya beauty contest. Natapos na, di ba? Parang lumiit na ba ang aking pisngi at tumango sa aking ulo? Pinaka-finale natin dyan. Yung lipstick nila, EB Matte Lipstick sa color na Love That Red. Ito yung color ng lipstick na Love That Red. Ito yung gloss. Sa mga hindi nakakaalam, yan. So, ito yung gloss na tinatago. Ito, yan. Teka lang, hindi ko pa nabubuksan. Ayaw niya mabuksan. Ayaw niya matanggal. So, ito yung magpapagloss. So, ngayon magli-lipstick tayo. Yan, oh, di ba? Yan yung color red. Gamitan natin ng may gloss. Yan, oh, di ba? Perfect na. So, yan. Natapos na natin yung Everblenna product. Kung ako, tatanungin ha, napakaganda niya rin gamitin. Napakadali ng gamitin at napakadali ng i-apply. As in, parang kaya mo lang mag 5 minutes makeup gamit ang Everblenna. O, diba ganun siya? Yan, ang ganda-ganda rin na effect niya. Yan. Gusto ko rin ng kilay ko. Yan. Hindi ko lang alam kung pantay siya ngayon. Pero maganda yung pagkakaano ng kilay. Tapos yung blush on, yung contour. Gumano na ba yung mukha ako? Pumayat na ba? Marirecommend ko rin talaga itong Everblenna. Actually, ang dami kong binili nitong Everblenna. Hindi ako nagsisisi na ang dami kong nabili. At para matry nyo din guys, di ba? Mamimigay tayo ng mga Everblenna products. Hi! Sana mapansin ako ni Everblenna. Yun, natapos ko na yung vlog ko ng Everblenna. Ayan. Yan na yung kinalabasan, o diba? Ang ganda rin. Guys, thank you for watching. Don't forget to subscribe. Click the bell button for notifications. See you on my next vlog. Bye-bye!